guys, be here. Welcome back to my channel. So, meron akong update sa inyo. Nakuha ko na yung CZ Makeup Setting Spray na may pink na cap na okay daw for oily skin. Kasi kung naaalala niyo yung last time yung video ko, yung black cap yung napili ko na nakalagay din for oily skin. So, medyo nalilito talaga ako. So, finally, this is available on TikTok shop. And try ko lang i-link din siya sa my Shopee and try ko rin maghanap or if gagawin ko siya ng video. Buksan ko na siya, nakasigil to dumating, and kakaligo ko lang and kakatapos ko lang din mag-makeup. So, since aalis ako today, naisip ko this is the best time na i-try na tong product na to from CZ. It's 10:22 AM and magsispray na ako. Actually, nag-spray na ako ng konti kanina kaso nakat sa camera. So, kainis. I make sure lang yung all sides na sprayan ko, ang baho niya, hindi ko bit yung amoy nito, natatapangan ako for some reason. So, ayahan lang natin muna mag-set. I will update you kung anong mapansin ko sa product na to and kung ano yung difference niya dun sa una kong nabili. Hi guys, it's 3:26 PM. Ito yung face ko right now, as in hindi siya super oily. Hindi ko alam kung anong itsura niya on cam, pero in person, sobrang ayos nitong setting spray na to. Definitely, so much better compared dun sa una kong tinest. And definitely, nagkamali ako dun or mali lang sila na nilagay. Wala lang din mag-ano na fault ko. Baka hindi ko rin na-check ng maayos. Pero this one is super life-changing. Grabe. So, hindi na oily yung skin ko. 3 o'clock na and nag-start ako mag-makeup or umalis kanina is around 10. So, for someone na may oily skin, dapat ngayon sobrang nagmamantika na yung mukha ko. Pero sobrang okay pa din yung ngayon. So, grabe. Hindi pa ako nagbablot or anything. Wala akong mareklamo. And, ayan siya. Parang may konting shine na sa forehead. Tingnan ko sa salamin, wala talaga eh. Baka sa nose. Pero yung lagkit feeling, wala. As in. Muna guys, for now. And wala na ako i-add. Mag-check-in na lang ulit ako pagka-uwi ko dahil pa-uwi na rin ako. Pero so far, so good. The best, hands down. The best setting spray na na-try ko ngayon. Tama lahat ng reviews on TikTok. Siguro, after mga 2 to 3 hours, baka may konting lagkit na maramdaman. Pero sobrang impressive niya. Hi guys! It's 5:32 PM. Kakabalik ko lang ng bahay. Nagpalit na ako ng shirt dahil naka-ramper ako kanina. Ang hirap mag-CR. Yun, nararamdaman ko na nag-oil up na yung ating mukha. Yung aking mukha. Kaya, meron akong bit-bit na blotting paper from Gatsby. Meron tong powder na kasama. And this is, grabe, life-changing tong experience ko with this setting spray. And naglalakit na ako. Kasi, this is the first time na nakagamit ako ng ganitong setting spray na ngayon palang nagmamantika yung face ko. It's already, katulad na sinabi ko, 5:30 PM. And, magalang ako makahanap ng setting spray na itong amount ng lagkit na nararamdaman ko, ito palang yung nararamdaman ko. Ayun, amazing lang for me na ito lang din yung oil na to think na kanina ko pa gamit tong or suot tong makeup na to. So, hindi ako super nagmamantika even though nagsistart na siya. Like, bearable. Hindi siya yung mukhang parang pinagprituhan ng mukha ko. Which is usually yun yung itsura ng mukha ko. Ayan. So, kita niyo marami yung oil. Ayan. Tray lang ako para mapakita ko ulit sa inyo si ZC. Hindi ko pa rin gusto yung amoy niya. As in, for me, hindi ko bet yung amoy niya. And parang for some reason, every time, or ngayong in-spray ko na naman siya, parang nalalasahan ko siya. So, ito yung itsura niya sa skin ko after ko mag-spray ngayon. Napansin ko lang, hindi ko alam kung makita sa camera, pero parang nagsiseparate ng konti dito sa area na to ng mukha ko, yung makeup dito sa skin ko. So,
Hindi ako nagmantika agad, hindi naman siya oily. Hindi ko alam kung dahil sobrang matte ba yung itsura din kanina. Pero sa area na to, dahil naka-mask ako, medyo nagsiseparate siya kanina. Nag-transfer siya sa mask, pero very minimal lang. So, carry lang naman yon. Kung lumapit, hindi ko alam mo kung nakikita nyo, pero medyo nawala dito yung konti yung foundation ko. Hindi nagmatika yung face ko, parang nagsiseparate lang yung foundation ng slight dito sa areas na to kung saan nagmask ako, which hindi ko naman na-experience din masyado sa ibang setting spray na ginamit ko. Hindi ko nga alam kung yun yung naging effect niya since na-mattify niya yung skin ko at baka dahil naka-mask din ako. Kasi sa ibang areas naman ng mukha ko, hindi naman nangyari yun. And yun lang naman yung pinaka-reklamo ko. Napansin ko lang naman na nangyari to. Parang nagsiseparate na siya ng konti or na-move na yung foundation. Siguro an hour ago. Dun ko pa lang siya na papansin na nangyari. So, for me, it's okay. Wala namang perfect na setting spray. It is something lang na gusto kong banggitin sa inyo. Kasi baka mamaya hindi nyo yun gusto. I think wala namang may gusto nun. Pero it is also something na medyo in-expect ko. Baka may hindi rin ako magustuhan. Hindi naman din ako na-expect na perfect tong product na to. It's an affordable setting spray. Tapos sobrang swak na swak pa if you have oily skin. So if you have oily skin katulad ko, I highly recommend this product. Yung isa, okay naman siya. Kaso parang hindi ko alam, wala talaga siya nagagawa. Pero okay naman yung makeup ko dun. Parang wala lang siyang nagagawa to mattify it. And parang sobrang lagkit lalo ng mukha ko dun. So if you have dry skin, maybe yun yung setting spray for you. Malakas talaga siya, maka-oily. Yun yung experience ko. Pero with this one, maganda siya if you have oily skin. Kasi talagang intact and talagang tagal bago nag-oil up yung mukha ko. And ngayon na napansin ko nag-oil up na siya, hindi pa rin ganun kalala. So think na ilang oras na ako naka-makeup. And for someone na may oily skin, it is something na talagang I really, really appreciate. Dahil ang hirap hanap ng ganitong klaseng product. Basically, that's it. I would like to share lang my experience with this setting spray from CZ, this variant. I am just so happy that I finally have this variant with me na yung may pink na cap. Because marami nga nagsasabi na nagpalit na daw ng packaging. Pero yun pala, hindi pala talaga yun yung product sa loob. Magkaiba pa rin talaga pala siya. So, this one na variant is different from the other one na black yung cap. Tapos kahit nakapang oily siya dun sa label. So, it's different. Kasi yun yung in-order ko before sa previous video that I posted here on YouTube. Pero this one is for oily skin. I believe this is the old formulation from CZ. And the other one is the new formulation for oily skin, which is not working for lahat na nakagamit na nito, sabi nila. So, yun yung pagkakabasa ko. So, finally guys, it's available again and ilalink ko lang siya sa description box below and I will make a TikTok video para din pwede nyo na lang i-link. Pwede nyo na lang i-click yung link doon sa TikTok video kung yun. Tapos, you can order doon sa yellow bag. Kahit di naman din sa akin, kung gusto niyo po, pwede naman. Pero, mache-check nyo siya doon. Ilalagay ko na yung link sa description box below. Basta, if you check din to or search mo siya sa search bar on TikTok, makikita nyo na it's available na yung pink na cup. Lang guys, gusto ko lang kayo i-update and sinundan ko lang yung video, yung previous one, para lang i-share na meron na nitong product to. So, yun lang guys. If meron pa kayong other makeup setting spray na gusto nyo i-recommend or other products na swak for someone na may oily skin katulad ko, just recommend it sa my comment section below. If hindi pa po ako pina-follow on all my social media accounts, yung links nasa my description box below. So, yun lang guys and thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye!